Guys, ito ipapakita ko sa inyo yung wiring connection ng forward reverse at anong bang mga saan ba ginagamit itong forward reverse motor control. So itong forward reverse motor control na usually ay ginagamit sa ngayon sa elevator motor, kung saan may makikita natin yung up and down, yun ang ginagamitan ng forward reverse control yan. Mga motorized gate para mag open and close, mga sa overhead crane, yan din ang ginagamit na control. Ano, sa elevator naman ay maliban sa forward reverse, meron pa itong limit switch na para pag pindot mo na kung saan floor ka gustong pumunta bago mag-i-stop siya sa halimbawa 6th floor galing ka sa ground floor. Once na pindutin mo yung 6 sa push button at nadaling ka doon sa 6th floor at kusa siyang hinto doon dahil sa may limit switch siya doon naka-level doon sa 6th floor. Kaya pag dikit ng elevator doon sa limit switch, yung body ng elevator, kusa siyang hinto. So maraming application yung ano, yung forward reverse sa motor control. Kaya maganda rin na matutunan natin to na sa ating mga, lalo na sa ating mga mechanical, dahil na part din ng mga mechanical engineering yung sa pagdating sa mga building equipment gaya ng elevator, escalator, na kung saan ay gumagamit ng forward reverse na control. So ito na nga, no, yung forward reverse ay usually ang contactor niyan dalawa, para ang isa para sa forward at ang isa ay para sa reverse, reverse direction. Ang push button nito ay dalawa rin, tatlo, isang stop, stop push button, isang forward push button at saka isang reverse push button. So ito na nga, no, yung explain ko sa inyo yung sa diagram na halimbawa patatakbuhin natin ay forward or up na so itong from line 1 ang circuit natin ay nadaan ng stop, normally close push button at dire-diretso dito sa forward start, forward push button. Kung ano bang pindutin natin yan, dyan ang line 1 pag galing sa stop, diretso dito sa forward at sa kanyang coil. So ang coil niyan is ito yung kulay blue, yan yung A1 ito. So ma-energize yan at dadaan dito sa ito nga palang forward reverse. Meron itong electrical interlock. Ang interlock ang function niya para hindi siya magsabay. Ano ba, paglaruan yung switch, meron siyang interlock na kung nauna mapindot yung forward, forward ang ano, para hindi masira yung ating motor or pwedeng sirain na kasi may interlock siya, hindi pwede talaga siya magsabay. Ang interlock niya ay galing sa auxiliary contact. Ang mukha nito, yung forward, alam forward ang piyatak mo natin, meron siyang interlock na yung normally closed na auxiliary, normally closed na reverse contactor. Yan yung R, para pagkagaling dito sa coil, dire-diretso hanggang overload relay hanggang sa lalabas ng line 2 para makomplete ang circuit natin. At meron din siya dito yung latching contact or holding contact, yung
13 auxiliary contact ng forward contactor na 1314. Yun ang mag-hold ng circuit kahit na bitawan natin yung push button ng forward forward push button. So, ganun ano. So, pag pindot niyan, papalo yung contactor ng forward at tatakbo na yung kung elevator niyan ay pataas yan, matataas at tatakbo na siya hanggang kung may limit switch siya, saan ba 6th floor. Hinto siya dun sa 6th floor at kahit di mo pindutin yung stop push button, kusa siya hinto sa 6th floor dahil pagpalo ng limit switch ay i-open na niya dun yung contact, yung circuit ng forward ano. So ganun din sa reverse direction, ano ba reverse ang pindutin natin, na tatakbo siya sa reverse, na ang magugana naman dito ang contactor ng reverse at meron din siyang interlock na auxiliary from the auxiliary, normally closed auxiliary contact ng forward para hindi siya sabi ko nga hindi magsasabay, meron siyang protection ano. At pag pinindot mo ng reverse at once na bitawan mo yung push button niya, ang auxiliary contact na 1314 doon na dadaan ang ating line 1 going to line 2, dadaan ang interlock na galing na auxiliary contact ng forward, dito yung normally closed at pupunta dito sa overload relay hanggang sa lalabas na line 2 para ma-complete ang ating circuit. So ganyan lang ang forward reverse ano, at makikita natin na marami itong application sa real real world, real ano, yun nga inuulit ko, ginagamit ito sa mga motorized gate, pag open and close ng automatic na motor gate, at sa elevator, up and down, sa overhead crane, kung saan ginagamit din ito na para sa pag-lift ng mga mabibigat na mga gamit, at sa ice plant ito rin ang ginagamit, sa may overhead crane din sila, sa mga power plant, sa mga barko, ito rin ang ginagamit. Alam mo, ano, mga crane nila, pag nag-overhaul sila, malalaki mga piston, kailangan ng crane. So, ito rin ang ginagamit forward reverse sa control. Kaya, maraming application nito sa industry, ano. And, kaya maganda rin na matutunan natin kung paano talaga ang circuit ng forward reverse gamit ang dalawang contactor. So yan lang po muna uli at ang ating vlog ano. Sana po ay may natutunan kayo about sa forward reverse sa motor control, na kahit na maikli lang ating lagay na nakuha nyo rin ang principle kung paano nag-operate ang ating forward reverse sa motor control. Marami pong salamat ulit at huwag nyo pong kalimutan na mag-subscribe, mag-like at i-share nyo rin po ang ating video upang mas marami pa po ang matuto about sa fundamentals na motor control. Marami pong salamat ulit at magandang araw sa lahat.